Kaya sabihin palagi sa kanya, stand pa more. Stand pa more! Stand still pa more. God wants us to stand still. Kasi ano po, babalik po tayo sa number one. Kailangan po, makita po natin ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Amen? Sa family ko po noon, ako po yung unang nabaliw. Okay. Kung yung sa lahat naman ng mga baliw, kaya matinoy. Okay. Sa family po namin noon, ako po yung naging ganito, napapassionate, pagdating sa Panginoon talaga, na-inlove talaga. Ano na, sinuko ko lahat. Alam niyo po, mag-a-abroad na sana po ako noon. Dito na po ako ng China. Yung mga kasama ko po nandoon. Nagkontrata na sila, lahat-lahat. At dumating po yung time na, ano na eh. Kung umuupo ako nun, wala po ako rito. Pero nakita ko po yung resulta. Kasi po yung mga nandoon, hiwalay na sila sa mga pamilya nila dito sa Pilipinas. Ano po? Hiwalay. Mahirap eh. Ay, mahiwalay talaga sa mga mahal mo sa buhay. Amen? Alam ni Kuya Elo yan, mahirap. Hiwalay, di ba? Mahirap po ba? Okay, no? Hindi lang pala mahirap. Napaka. Ano po? Pero tinitiis niya. Kailangan niya. Ano po? Kaya ganun po dapat. You know how to stand still. Dapat alam mo. Yung wala kang, hindi ibig sabihin wala kang gagawin. Pero yung tiwala mo ay sa Panginoon. Amen? Ano po? May ganyan po akong ginawa sa family po namin. Nung number na ganyan po ako, isa po ako musikero. Obvious ba? Ano po? Hindi. Hindi na obvious ito. Ano po? Gusto ko nun magka-album. Photo album. Ano po? Sabi nga nila, di ba? Ang doktor daw may stethoscope. Di ba? Sa construction, may martilyo. Di ba? Karpintero eh. Dapat may martilyo. Pag musikero ka, dapat may album ka. Natural lang. Di ba? Pag sa bungero ka, may manok ka. Diba? Pero po, alam niyo po yun, nang sinurrender ko po sa Panginoon eh, sabi nga, turn our eyes to God. Nang nakita ko po yung kagandahan ni Lord, ano po, nang nakita ko po yun, wow, sabi ko, hindi ko na pwede ipagpalit ito. Amen? Kahit pa may, alam niyo po, ang laki po ng sweldo sa abroad. Pero lahat po yun, ay ano po, hindi yung pwede kukumpara ng kagandahan ng Panginoon. Amen! Amen? At una ko pong ginawa, kumbaga sa diniklara ko, gera to eh. Nanginiwala ba kayo na pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nasa gitna ka na ng gera? Amen! Alam mo ba yun? Sa ayaw at gusto mo, na may gera na kaagad, may laban na, pag tinanggap ko ang Panginoong Jesus bilang Panginoon mo, may gera na. Kaya katabi mo, panggera yan eh. Tingnan mo nga siya, panggera yan eh. Panggera yan eh. Pero tingnan niyo po, isa po sa ginawa ko po noon, lahat ng mga pag-aari ko po ah, ng mga ano po, mga CDs, mga magazine, mga music magazines, ano po, mga ano po yun, mga cassette tapes. Ano po, cassette tapes. Siniburiti na kita ng cassette tape. Diba yung may film na maliit, di ba? Ganun. Ganun pa po yung panahon na yun. Siguro, libo po yung halaga. Kasi, alam niyo po yung drum ng bakal na drum ng basura, di ba? Yung bakal na mataas. Ano po, halos mapuno po yun. Ano po, at sinunog ko po yun ng madaling araw. Hindi alam ng pamilya ko. Ano po? Yun ang leading sa akin. Ano po? Ganun ang ginawa ko. Baka mamaya pag uwi nyo sa bahay, pagkukuha ninyo yung mga sinunog nyo. Wow!
nakakasama yung bahay, wow. Ano? Ano po? Pero yung po ginawa ko, sinunod ko po eh, talaga sabi ko. Ayoko nang, di na ako magpapaloko sa demonyo. Sinunod ko lahat, Michael Jackson, Janet Jackson, lahat. Beatles, lahat ng mga nila, lahat. Ang dami yun. Kaya nga po, kung kumanta po kayo, kaya ko po kayong sundan. Diba? Alam na yun, Diba? Kahit na sintonado na. Diba? Sasabihin ko na lang, mag-rap ka na lang. Pero alam niyo po yung lahat yun, ano po, sinerender ko po yun sa Panginoon. Diba? Hindi ibig sabihin wala kang ginagawa. May ginagawa ka. Nag-aayos ka kasi. Na nagsa-stand still ka, ano po, inaayos mo yung sarili mo. Ibig sabihin na inaayos mo yung sarili mo, Lord, ano po ba ang aalisin pa? Ano po yung dapat? Initignan mo kasi, dito, nakatingin ka na nga kay Lord eh. Di ba? Lord, dapat ba tanginan yung pagmumura? Sa mga kalalakihan, oh, di ba? Sa mga kababaihan, oh. Hindi na bagay kasi. Anak ka na niya eh. Diba? Anak ka na ni Lord eh. Hindi na bagay yung nagmumura. Puto ko tsuta. Dati, lakas ko magmura eh. Diba? Maggalit lang ako sa kapatid ko. Tanji! G-A-G-O! Ganun, eh ganun ako eh. Puto ko tsuta. Eh ganun. Pero dumaan po yung panahon nung nakilala ko po ang Panginoon. May ayos ng buhay. Sabi ng kapatid ko sa... Sabi sa akin ng kapatid ko, di ko, namiss ko yung mura mo. Nakikita na rin yung pagkakaiba na yun. Amen? Dapat ganun ka rin. Sabi mo sa katabi mo, panggera ka eh. Hindi mo palaban ka eh. Diba? Eh, yung katabi mo nga dyan eh, di ba? Maano lang, makanti lang yan eh. Magalaw lang yan, sama lang din. Oh no, ha? Di ba? May ganun eh. Yung katabi mo eh. Pero huwag ka. Binago ka na ng Panginoon. Amen? Kailangan daw po, ano po, makita natin yung ginawa ni Lord. Diba? Yung kabutihan niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya mo ba yun? Amen! Diba sabi ko yung una, ano yung una? Turn our eyes to God. Kailangan ano, kay Lord ka lang tumingin. Amen! Alam niyo po, nagkaroon po ako dati ng TV. Oh Lord. Oh, iba-iba yung lumalabas eh. Pula, may green, may yellow. Diba color, diba? Color TV. Oh. Alam po yan, narinig na ng iba yung patutukan yun. Pero alam niyo po, kahit may ganung laban sa buhay ko po, tinuon ko po yung paningin ko sa Panginoon. Sa Kanya po ako umasa. Sabi na, stand still. Inayos ko po. Pati yung kinakain ko, inayos ko na rin. Diba? Kaya nga po ganun dapat eh. Standing still. Dapat ano po, makita mo yung pinapagawa, yung pinapaayos ni Lord sa'yo. Amen? Alam niyo po yung nangyari po noon. After po, nawala yung mga tugtugan na makamundo sa family namin. Alam niyo po, bumili po ako ng mga bago, nakinig ako ng mga bago na para sa Panginoon. Amen? At doon naman po, diba? At sinasa. Diba? Lahat na yung sa makamundo mga kanta, babay na. Parang hindi yata kaya ng katabi mo. Babay yun naman. Diba? Parang hindi yata, no? Pero alam niyo po, dapat eh, ang Panginoon ginawa niya lahat para sa'yo. Amen? Kaya nga po, God wants us to stand still and see that ano po, our Lord Jesus na ano po, lumalaban para sa atin.
Amen. Actually, tapos na ngayon laban. Amen. Ginawa niya na lahat eh. Tapos na eh. Sa krus eh. Kaya ang tawag sa katabi mo, more than conquerors. Amen. Amen. And then lastly, ano po? Praising God. Amen. Kakaiba po yung ginawa ni Haring Josaphat, actually. Sa lahat ng mga hari. Alam niyo po, di ba pakikipaglaban, ang dapat na una yung mga sundalo. Dito, sa ginawa niya po, ang inuna niya ay yung mga manluluto. Ano po? Yung mga manluluto yung inuna niya. Kakaiba yun, di ba? At ano po, ang sinasabi ng mga manluluto kayo na po, purihin ang Diyos. Praise the Lord. For His love endures forever. Amen? For the Lord is good. Yun ang dinideklara nila. Ang Diyos ay mabuti. Ang pag-ibig niya ay magpawalang hanggang. Amen? Yun ang dinideklara nila. Papunta sila sa kaaway. Ang Diyos ay mabuti. Amen! Diba? Ilang kilometro na lang. Ang Diyos ay mabuti. Amen! Ang Diyos ay mabuti. Palapit na, nang palapit sila sa kama ng kaaway. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Alam niyo po yung nangyari? Diba sa makita naman po natin, sa nabasa po natin, pagdating po nila doon, ano po nangyari? Sige. Ano nangyari sa kampo ng kaaway? Nagulabog ba? Nagkagulo ba? Pagdating nila, nagkagulo? Ha? Pagdating nila ron, ano nangyari? Patay na lahat eh. Nasaan po nyo? Pagdating po nila ron, wala na. Wala nga ron po nakaligtas kahit isa. Grabe, no? Ano po? Hindi po dahil nagpupuri sila sa Panginoon, ha? Hindi po. Dahil ang Diyos po natin ay mabuti. Yun po ang dinideklara nila. Alam niyo po yung mga kaaway, habang nag-umpisa sila magpuri sa Panginoon, yung kaaway, ano po, nagkagulo. Nagkanya-kanya. Yung tatlong kaharian na yun. Sabi nila, bakit yung isa hahati pa sa atin? Diba? Ubusin na natin yan para tayo na lang kumuha. Ayun, sila ang nag-ubusan. Ano po? Ganun po kabuti ang Panginoon. Alam niyo po, pag itinataas po natin ang Panginoon Jesus, ganun din po ang ginagawa niya sa mga kaaway po natin. Amen? Na ano po, ang kaaway ay pinaparamdam mo sa kaaway na ang kaaway ay talaga nila. Amen? Kaya pag sinabing, hindi, masakit ka pa eh. Wala, pinagaling ka na niya. Yung sa TV noon sa akin, sabi ko, nang nabasa ko po, by His stripes, we are healed. Sinek ko po ulit, pinagaling ka na. Tapos na. Healed. Past tense na. By His stripes, you are healed. Amen? So, nung nakita ko yun, pinagaling na pala ako eh. Eh bakit nakakaramdam pa ako ng panghihina ng panahon yun? Hindi. Sabi na sa akin ni Lord, nag-iipon ka lang ng kalakasan. Amen? Amen? So, hindi na tayo dapat mag-alala. Amen? Dahil ang Diyos natin ay mabuti. Amen? Amen? At ano po ang ginawa ng Panginoon? Pinagaling niya ako rin. Amen? Sabi ko nga po lang, iyak ako ng iyak noon nang pinakita ko po yung x-ray ko sa doktor. Sabi ko, Dok, ito yung x-ray ko. Yung gitna, ang laki ng puti. Sabi niyo po, pag may mga puti-puti, yun yung butas. Ito yung lungs ko, ang daming puti-puti. Tapos yung gitna, ang laki ng puti. Ang laki po ng butas dito sa lungs ko. Ayan ba yung iiyak mo? Sabi ng doktor. Hindi yan, butas, puso mo yan. Diba? Gita mo, nag-aalala ka sa hindi naman dapat. Diba, alalahanin? Diba?
Mag-ayos ka lang pala. Sabi mo sa katabi mo, magpakatin mo pa lang. Hindi ko po yung sinasabi na kumanta ka ng kumanta, ha? Tama po talaga na dapat nagpupuri tayo sa Panginoon. Tama po yun. Pero ang sabi po rito na po, praising the Lord. Ano po? In season or out of season. Ito nga gere. Nagpuri ka eh. Kaya mo ba yun? Na kahit may problema ka, nagpupuri ka pa rin. Diba? Paano pag wala pa? Mas lalo na siyempre kung walang gera. Diba? Dapat nagpapasalamat lagi. Meron po, sinabi po sa Book of James eh. Sino sa inyo raw sabi po rito sa James chapter 5 verse 13. Ang sabi po rito, sino sa inyo raw po ang masaya? Umawit daw siya. Kung masaya ka daw, umawit ka. Yan, si Chris, laging kanta ng kanta yun eh. Diba? Amen? Dapat daw, ano, marunong ka raw kumanta. Pero yung kakantahin mo, dapat sa Panginoon. Diba? Kumanta ka nga. Puro namang ito ka. Puro namang puro kalungkutan. Di wala rin. Diba? Kumanta ka naman. Hindi. Dapat binabago na. Amen? Yung katabi mo, binabago na yan. So, pag may laban, anong gagawin? Praise the Lord! Praise the Lord! Amen? Amen. Di naman sinabi dyan, ano eh, kung maganda lang yung boses mo. Minsan nga eh, di ba? Bumababa, mas lalong bababa ang presensya ng Lord eh. Pagkakanta ka, di ba? Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sa sambahin. Di ba? Ano nasasabihin ni Lord doon, di ba? O, anak, tama na. Tama na. Tama. Kaya nga eh, sabi nga kay good breath, or, sabi siya, let every breath, diba? Let everything that has breath praise the Lord. Diba? Magpuri ka raw. Pinagsipin niyo yung katabi mo o hindi, diba? Magpupuri ka pa rin dapat. Amen? So, kailangan na ano po, nagpupuri ka. Kaya mo ba yon? Hindi nga. Kaya mo na surrender yung mga makamundong mga kanta mo? Ipalit mo yung mga makalangit. Amen. Amen. Pero meron naman po tayong ginagawa natin, yung pang-reach out po natin, di ba? Na meron po tayo ng dati mga acoustic nights, di ba? Yung mga ginagawa natin, yung mga kanta, awitin sa mundo, ano po, tina-channel natin na para sa Panginoon. Di ba? Meron pong ganyan nangyari nun eh. Na meron pong tatalon na sana siya, magpapakamatay na. Pero yung worship leader na ito, kinausap ni Holy Spirit sa kanya, punta ka ron. Hindi, sumunod lang siya. Tapos may katabi siyang babae ito, awitan mo siya. Ano pong awitin ko? Sa kanya, sabi mo, you are not alone, I hear you. Ayun tao, tatalong na eh. Hindi lang sinabi, you are not alone. Diba? So, ano, dalawa na silang tatalong. Sabihin, nandun ang Panginoon. Diba? At ginagamit niya. Isa nga po sa natutunan po namin po ng sa conference eh. Ano po? Eh, ano po? Yung word na theatron. Greek word po siya, theatron. Ano sinasabi raw po?
ng buhay daw po natin ay parang ano po, teatro. Parang drama na nakikita ng buong mundo. Kaya pala yung katabi mo, madrama yan eh. Ano po, na, kailangan daw po ano po, sa buhay daw natin, ano po, maihayag, makita ang ating Panginoon Jesus. The word spectacle, ang tawag ko ron ay teatro. Ano po, na makita raw po tayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag mga estudyante, galingan nyo na. Dahil ano, pinapakita nyo ang kabutihan ni Lord. Yung tipong pag sumunod ka sa magulang mo, wala ka ng saksak. Diba? O, pakitapon nga yung basura, o. Ano yung basura nga, tatapon nga. Ginawa mo nga, pero ugali mo. Ugali mo. Diba? Tapos pag bibili ka naman, nagbibili ka. Diba? Inutusan ka, o bibili ka nga na lang. O pagbili mo, o anay, ito na po. Sabihin pa na nanay mo, o yung sukle. Diba? Ayusin mo. Gets? Diba? Sabihin mo, ugali mo. Sabihin mo sa katabi mo, ugali mo. Kaya bang matayos? Amen? Kaya naman kasi nandiyan naman si Lord eh. Amen? So, muli, sino po dito yung may laban? Asa ka na? Doon ba tayo nagtatapos? Ang ganda na lang may slides? Ano po? Ang ganda na lang, ano? Pero meron po ako idadagdag pa. Actually, pwede po nagsama rito. After po ng laban nila, yung kay King Jehoshaphat, pagdating po nila roon, tapos na yung laban. Gets nyo? Patay na lahat. Anong gagawin nila? Eh, patay na natin. Anong gagawin? Ha? Uwi na. Ha? Magsa-celebrate na. Ano? Ha? Armark? Magpipraise na lang. Praise God, patay na sila lahat. Hallelujah! Ano ba? Hindi, may mga gamit eh. Di ba nalaiwan lahat dun eh. Alam na naman na mabubulok na lang. Di ba? Kinuha nila lahat yun. Let's nyo, after na nakita nila, uy, gold na, ano, bracelet ko. Gold na sing-sing ha. Diba? Dinampot na rin lahat yun. E patay na lahat eh. Oh, may sasakong bigs pa rito. Gets nyo? Naiiwan na lahat eh. Alam nyo kung gano'n nila katagal kinuha lahat yun? Tatlong araw. Tatlong araw nila. Sunday. Monday. Tuesday, tatlong araw sila na nagdidiriwang. Diba? Magkani mo, didiriw. Hindi. Pero ito harvest na eh. Gets nyo? Kaya nga sabi ko rito, it was called the Valley of Beraka. Beraka means blessings. Amen? Yung lugar na yun ay tinawag daw Beraka. Hindi siya Calavera. Beraka. It means an around valley of blessings. The children of Israel gave the battlefield this name because it took them 3 days to gather all the spoils of war. Lahat daw, silver, gold, lahat, bronze, lahat na nandoon. Diba? Mga gamit, lahat na. Ando doon, diba? Kinuha nila lahat yun. Hindi nila ninakaw, ha? Kinuha nila dahil nanalo na sa ganun. Amen? May kailangan ka ba ngayon? Amen! May kailangan ka bang kuhanin? Amen! Amen? Tingnan mo nga yung sitwasyon mo ngayon. Buhay pa ba yung kalaban o patay na? Nahin na pa eh. Naginingalan na po. Konti na lang. Ano? Kaya ba? Sige po tayo po tumayo sa oras na ito. Thank you.
sa oras na ito, check mo yung sarili mo. Nasaan ka rito, kapatid? Baka hindi mo pa sinusuko yung buhay mo, isa ka pa sa kalaban. Na kailangan isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Pero kung hindi naman, kung kailangan mong ituon mo yung mga mata sa Panginoon, ito yung oras na yun. Kung kailangan mo na mag-stand still at makita mo yung kilos ng Panginoon sa buhay mo, sino rito yung naghahangad ng kilos ng Panginoon sa buhay mo? Taas ang Panginoon. Amen. Sige po, taas ang Panginoon. Yung gusto niyang kumilos ang Panginoon sa buhay mo, then begin to praise Him right now. Magpasalamat ka sa Panginoon sa oras na ito. Sige, ibukan ang iyong bibig. Ibukan ang iyong labi. Sabihin mo lang, ang Diyos ay mabuti. Napakabuti mo, Panginoon. Sabihin mo lang yan sa oras na ito. Napakabuti mo, Diyos. Sige, banggitin ang iyong labi. Mula sa puso mo, sabihin mo yan. O Diyos, napakabuti mo. Napakabuti mo talaga. Hallelujah. Hallelujah. Kausapin mo siya sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Father, salamat po muli, Panginoon. At sa oras na ito, Lord God, lahat, O Lord God, na lumalapit sa iyo, Panginoon. Sinabi ng salita mo that those who call upon your name will be saved. At Lord, sa oras nito, the battle belongs to you, Panginoon. Kaya Lord, minsan pa salamat sa salita mo. Kami po, Lord God, ang puso namin ay tutuon namin sa iyo. At Lord, kami po, Lord God, ay magtitiwala sa iyo, Panginoon. At Lord, patuloy kami, O God, magpupuri, sasamba, at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Shout hallelujah!